Hello mga kakusina, favorite mo rin ba ang hopya? Alam ko karamihan sa ating mga Pinoy ay favorite talaga itong hopya. Kaya 40 days video, i-share ko sa inyo kung paano magluto ng hopya gamit lamang ang kawali. Kaya wag na nating patagalin pa, umpisahan na natin! So, ang una natin gagawin ay magluluto muna tayo ng ube halaya. Meron ako ditong kalahating kilo ng ube. Binalatan ko na ito at hiniwa ko na rin para mamaya ay hindi ako mahirapan maggadgad. Maglagay lang tayo ng saktong tubig para pakuluan itong ube. Papakuluan lang natin to hanggang lumambot ang ating ube. After ilang minutes, i-check natin. Gamit lang tayo ng tinidor. So, ayan, malambot na ang ube. Pwede na itong hanguin. Pag malamig na ang ube, gagarin na natin ito. Pero kung meron kayong food processor, mas maganda kasi mas mapapadali ang pagpino nyo ng ube. So, eto na ang ating ube. Titimplahan na natin ito ng mga pampalasa. Ililipat ko lang itong nagadgad na ube dito sa kawali. Maglalagay lang ako dito ng evaporated milk and yes, pwede nyo po itong palitan ng gata. And then, haluin lang natin. Mag-add na rin tayo ng isang lata ng condensed milk, so depende na sa inyo kung ilalagay nyo to lahat or babawasan nyo. Iba-iba naman kasi tayo ng panlasa. And if ever naman na matabang sa panlasa nyo ang isang lata ng condensed milk, pwede naman kayo mag-add ng konting asukal. So ayan, haluin lang natin ito ng mabuti. Pwede na itong isa lang sa apoy. Lulutuin lang natin to hanggang sa lumapot ang ating ube halaya at kailangan continuous ang ating paghahalo para hindi masunog ang ilalim nito. After 20 minutes, ganito na siya kalapot. Mag-add din pala ako ng ube flavor para dagdag sa lasa ng ating ube at the same time, mas titingkad ang kulay niya. Pero ito po ay optional lang, pwedeng wag na kayo maglagay nito. Ayan, kapag ganito na kalapot ang ube halaya, maglagay na tayo ng margarine or butter. Maglagay din tayo ng vanilla extract. And then, haluin natin ng mabuti until wala na tayong nakikitang margarine. Kapag ganito na ang inyong ube halaya, okay na yan, pwede na itong hanguin. I-set aside muna natin to. Proceed na tayo sa paggawa ng hopya. So, ang una natin gagawin ay ang first dough. Ito yung outer part ng tinapay ng hopya. Pagsamasamahin lang natin itong water, oil, sugar, at salt. Then, haluin lang natin ng mabuti. I-add na rin natin ang all-purpose flour. I-mix lang natin until mag-combine ang wet at dry ingredients. Masahin lang natin ito ng sandali until wala na tayong nakikitang harina or flour. Hindi naman natin ito kailangan pakinisin mga kakusina. Kapag ganito na ang dough nyo ay okay na po yan. Itabi muna natin to. Proceed naman tayo sa second dough. Ito naman yung inner part ng tinapay ng hopya. Pagsamahin lang natin itong all-purpose flour at shortening. So don't worry, kung wala po kayong shortening, pwede kayong gumamit ng butter or margarine. Mamasahin lang din natin to hanggang sa makagawa tayo ng dough. So ayan, dapat ganito ang inyong dough. Maglalagay lang ako ng konting oil dito sa aking working area para hindi dumikit ang dough. Ito ang ating first dough, i-flatten lang natin, then ilagay natin sa gitna ang second dough. Babalutin lang natin ang second dough, make sure na i-seal talaga natin ng mabuti ang first dough para hindi lumabas ang second dough. And then i-flatten lang natin to gamit ang rolling pin. Tapos, i-fold lang natin ito ng dalawang beses. I-fold ulit natin ng dalawang beses. So, ito yung magpaparami ng layer ng tinapay ng ating hopya. So, ayan, dapat ganito ang inyong dough. I-flatten lang ulit natin itong dough. Dapat ganito kanipis ang inyong dough and then i-roll lang natin ito. Make sure na mahigpit talaga ang pagkakaroll nyo para walang hangin or space sa loob ng dough. I-seal din natin na mabuti ang gilid para hindi bumuka ang dough. Hahatiin ko lang to sa gitna para matansya ko mamaya ang pagkakat nito. Ito yung layer ng ating dough. Ang ganda no, kitang-kita mo talaga ang mga layer. Ika-cut ko lang to, make sure na wag masyadong makapal ang pag-cut nyo, lalo na't sa kawali lang tayo magluluto nito. May tendency kasi na mahilo ang tinapay ng hopya kapag masyadong makapal ang pag-cut nyo ng dough. Proceed na tayo sa pag-assemble ng hopya, panoorin nyo na lang po ang gagawin ko.
Una, panipisin muna natin itong dough. Then, maglagay tayo ng ubi halaya sa gitna. I-sealed lang natin ng mabuti ang dulo ng dough. Gagamit ako nitong 1/4 measuring cup para mamolde ko ng pabilog ang hopya. Pinahiran ko pala ito ng konting oil para hindi dumikit ang dough. I-press lang natin ng konti para mamolde siya sa loob. At ganito ang bilog na hopya. Ulitin lang natin lahat ng procedure hanggang matapos tayo sa pagmolde ng mga dough. Ito naman ang isang shape ng hopya. Hindi ako expert sa shape na to, pero ipapakita ko na rin sa inyo kung paano. Panoorin nyo na lang po. So, ganito ang isang shape ng hopya. Alam ko nakakita na kayo ng ganitong shape ng hopya. Mag-start na tayo sa pagluto. Maglagay lang tayo ng konting oil sa kawali and then ilagay natin ang mga hopya. Mahina lang dapat ang apoy. Lutuin natin ito until mag-light brown ang mga hopya. After ilang minutes, baliktarin na natin ang mga hopya. Kapag luto na ang magkabilang sides ng hopya, ang gilid naman ang lutuin natin. So, ayan, luto na ang mga hopya. O, diba, kahit sa kawali lang, nakagawa pa rin tayo ng homemade na hopya at nakakasiguro ka na malinis kasi ikaw mismo ang nagluto sa bahay nyo. Oo nga pala, sa mga gusto itong i-bake, mag-beat lang tayo ng isang piraso ng egg yolk and then pahira natin ang ibabaw ng mga hopya. Maglalagay din ako ng sesame seeds. Optional lang po ito. I-bake lang natin to sa preheated oven na 170 Celsius for 20 to 25 minutes, depende po sa inyong oven. After 25 minutes, ito na ang ating finished product ng hopya na niluto sa oven. Ito ang niluto natin sa kawali. Actually, natikman ko na to. Mas crispy itong niluto natin sa kawali. At ang sarap nito kasi ang creamy ng ube halaya. Bagay na bagay siya sa dough ng hopya. Ayan o, sino ba naman ang hindi matatakam dito, diba? Tignan nyo o, mga kakusina. Nakakatakam siya tignan. Ito naman ang niluto natin sa oven. Actually, halos wala naman silang pagkakaiba. Mas crispy nga lang yung niluto natin sa kawali. So, ayan mga kakusina, sana ay nag-enjoy kayo sa video na to. See you on my next vlog. Pakishare na rin po nitong recipe natin ng hopya. Thank you!